Hey guys, good evening and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po humihin ni Alderbury ngayong gabi. But before that, nais ko magpasalamat muli sa inyong walang sawang suporta sa mga daily updates patungkol po humihin ni Alder. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, happenings na po ang Bingo Flash event, ang first anong world anniversary celebration ng Bingo Flash. At kanina pinakita na po yung mga dumalo po sa red carpet. So hindi natin nakita si Min Mendoza dahil mamaya pa daw po siya lalabas by mga mayang 9:30 PM sa mismong event po ng Bingo Plus, dahil isa po siya sa mga host po doon. And then the same time, kaya hindi siguro po siya nag-appear kanina sa EV dahil wala po nga siya. At yun po yung napansin po ng mga fans at ng mga nanood po ng EV na wala nga po siya kanina sa EV. At the same time guys, kasi diba birthday niya kagabi, so napuyat siguro dahil po it almost umabot na ng ating gabi yung birthday celebration at 40 po ni Min Mendoza. Pero at the same time, ganun pa man, still mamaya makikita natin si Min sa live event po. Mapapanood niyo po yan sa Facebook at sa YouTube po ng Bingo Plus. So lahat po ng kaganapan mamaya ipapakita din po natin dito po para po sa inyong lahat po yan. And then the same time guys naman, si Aldo Richards naman po, meron po siyang shoot, commercial shoot kanina. Ayan, makikita natin dyan yung isa sa mga pictures and videos at shinare po natin yan at isashare po natin yan sa inyo para malaman nyo kung ano po yung kaganapan kay Aldrin, kasi sobrang tahimik na, hindi talaga siya nagpaparamdam at nagpo-post sa kanyang IG story and IG post. Pero at the same time, ano po man, makikita natin dyan na may dalawang abang kay Alden, which is the TM. Ayan, meron po siyang event sa TM na parang may pinahuhulaan, pero kitang-kita naman kung sino po yung pinahuhulaan at ipapakita dyan sa TM. At the same time guys, meron din pa video. Ayan, makikita natin dyan sa commercial shoot ni Alden kanina. Talagang ginagawa po yan kasama po ni Vixen Ray. Siya po yung nag-post this po sa mga stylist po ni Alden Richards. Siya po yung nag-post dyan mismo sa shoot location po nila para po gawin po yung commercial po na yan. So yan daw po yung dapat abangan po ni Alden Richards, bukod daw po sa mga big project po niya under ng kanyang Myriad Corporation. And then the same time guys, so eto guys, nakakalungkot na isa po si Min Mendoza sa gustong ma-replace at matanggal mismo sa EV, dahil daw po ang ipapalit mismo kay Min Mendoza is yung daughter po ni Romeo Halushos, na kung saan siya po mismo yung chairman po ng tape. Ayan. So nandito po yung isa sa mga paliwanag po at post ng isa sa mga article na nakakaalam po mismo no ng tunay na pangyayari. So ito, babasahin po natin para maintindihan nyo po yung sinasabi po natin. Kasi si Maha, si Miles, hindi na rin po nakikita pumasok. So ilan-ilan na lang po silang natitira sa EV. So babasahin po natin yung isa sa mga sitwasyon mismo na talagang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito, simulan na po natin. Tito Big Joey out Romeo Halushos reportedly wants to take over It Bulaga. March 3, 2023, which is today, tags It Bulaga Joey De Leon, Romeo Halushos Television and Production Exponent Incorporated, Tape INC or Incorporated, Tito Soto, Tony Tobiera, and Vic Soto. The iconic trio of Joey De Leon and Tito and Vic Soto might soon bid goodbye to It Bulaga. If former Zamboanga del Norte Representative Romeo G. Halushos rumored takeover of the long-running noontime show variety show pushes through, political learn the Halushos that Halushos, the chairman of Television Production Exponent Incorporated or TAFE, is reportedly working on easing his business partner Antonio Tobiera from the firm. Tobiera is the chief executive officer and president of Tape Incorporated, which has been producing It Bulaga since 1979. Halushos was said to have bided his time for the Tape takeover until Tito Soto's term as a senator ended in June 2022. Should have Tobiera be eased out an exodus of talents, including what's come to be known as the TVG trio, will reportedly follow.
But with Tape, it's still under a 3-year contract with GMA Network. The show must go on for it walaga. So magsoshow pa sila. So may 3 taon pang contract po ang EB, pero tuloy-tuloy pa rin daw po yung pagpapalabas po ng Itbulaga. So halos so reportedly once comedian host Manalo Wally Viola and Alan K to replace TVJ. So ang pag nawala daw po yung TVJ, ang gusto pong ipalit po na host as a main host is si Jose Manalo, si Wally Viola at si Alan K ang papalit po sa TVJ. Sa posisyon na TVJ, yun po ang papalit. Ang gusto po yun ha, gusto po ni Mr. Halosos as the new main host of the show. However, allegedly isn't keep on retaining Paolo Ballesteros and Ryan Agoncillo on Itbulaga. So may chance pang makabalik po yung dalawa. In light of that internal conflict of Tape, TVG reportedly met with Manalo Viola and Alan K to discuss the possibility of all 6 of them staying together on a new show with the tentative title of Dovercats. The 3 junior comedians were said to be non-committal about staying on Itbulaga. So, nabagit din dito, nung nabasa ko yung isa sa mga post, nabagit din po doon na gustong ipalit po Kimin Mendoza, yung daughter po mismo ditong si Mr. Halosos. So, kumbaga, tatanggalin din po talaga si Min Mendoza. Si Paolo, si Ryan, and si Min ay isa sa mga parang allegedly pa lang ah. So parang hindi pa siguradong matatanggal. Pero ang sabi kasi among 6 others yung matitira. So yung 3 sigurado na napapalit mismo sa TVJ, which is si Wally, si Jose, at si Alan K. Kung mangyayari man yon, yung pagkawala po ng 3 veteran na sa simula po noon hanggang ngayon, TVJ na po yan. At masasabi po natin, napapanood na po yan simula nung kabataan po natin. Pero at the same time kasi sa pagkakataon po, nagkakaproblema na talaga ang EB sa internal. Internal of EB, talagang sobrang naguguluhan na. Sobrang andami na po naglalabasan sa social media na iba-iba po mga reactions po ng tao and mga social media news site. Nagpo-post na rin po sila ng about po sa problem po ng EB. Pero at the same time, ganun pa man still, ayon kay Halosos, eh parang gusto niya daw is siya na po yung mag-turn over sa position po mismo ni Mr. T. Ayan. So siya na po yung magpapatakbo mismo ng APT and then the same time na Itbulaga. So kaya pala hindi makabalik-balik po si Alden Richards dahil ito na po yung isa sa mga dahilan at nasagot na po mismo sa isipan po ng Triplatted AD and Natal the Mission, which is magtatanggal pa po sila ng mga ilang Dover Gods. So kung magpapalitan na po yung pangalan po ng Itbulaga, kung mangyayari man po na mawala na po ang TVJ, papalit po ang pangalang Dover Gods, not Itbulaga. Ayan. So, sobrang mababago talaga yung tanghalian po ng bawat Pilipino kasi sobrang mawawala na rin po yung mga dating host ay ilan na lang po yung matitira. Pero ang disigurado talaga si Main, si Paolo at si Ryan, yun po talaga yung isang 3 hindi sigurado. Pero sabi kasi doon 6. So 3 sila, 3 din po yung nabanggit na talagang papalit po sa TVJ, siguro 6 po sila. Ayun. So masasabi po natin, sana nga itira pa rin po si Main Mendoza as a Dovercats. Eh pero at the same time, loyal pa rin talaga. Dito natin malalaman pagiging loyal po nila as magkakaibigan, diba? As a family, as samahan mismo, kung sasama po talaga sila sa mga tinanggal na host o tatanggalin pa lang na host at ililipat sa Net25. Kung sali man mangyari po yon talaga, so mananaig po talaga dito yung samahan at yung turingan as a family, diba? So, kung mangyari man yon is nakakalungkot na balita po para ito sa mga matandang parang mga older na ngayon na inaabutan po mismo yung Itbulaga simula nung 1979 na kabataan po nila, Itbulaga na po yan. So sobrang kahit na although na yung mga True-Blooded AD na tatamisyon na nagtatampo po sa EB at boycott po sila, kahit na although na sinasabi po nila na parang nakaganti na ang ADN, pero the same thing kasi sa pagkakataon ko to, itong EB na to, malaking party po ito ng kabataan po natin. Nakakalungkot din po isipin na kapag nawala tong EV, so anong saysay daw po ng tanghalian? Kasi
talagang simulat sa pool, nasaksihan na po niya. Pero hindi naman halos lahat. Itbulaga yung pinanonood. Meron din Showtime, meron din ilang sa TV5, di ba? Pero masasabi pa natin kahit ganun, is still, sinabi ni Min Mendoza kanina na loyal siya as Dapper Gods. Kitang-kita ng pagsigaw po niya na mananatili siyang Dapper Gods. Ayan. And then, the same time, guys. So, sa iba pang update, ayan, manatili po tayo nakatutok sa mga daily updates patungkol po kay Min and Alden. And one of these days, hindi pa po sila nag-announce kanina. Pero, for sure, this week or sa susunod na linggo, for sure magka-announce na po yan. So, parang nagbi-meeting na rin daw po sila about po sa mga nangyayari at kung ano po yung sasabihin po sa Madlang People o sa Dapper Gods, diba? So, ayun lang guys yung isang update natin ngayong hapon na to. And thank you guys sa panonood and see you for my next video. Bye guys!